Pasigueño, magandang araw. Patuloy pa rin ang pagtutulong-tulungan ng komunidad dito sa lungsod ng Pasig. Kasama na dyan ang Pasig, PNP at iba pang mga force multipliers. At ngayon ay nagsasagawa ng isang cleanup drive dito sa Barangay Ugong, particular na dito sa riverfront. At iba't ibang mga grupo ang ating mga nakita dito. Nandito ang SIPAG o Simula ng Pag-asa, ang CCF, Christ Commission Fellowship, ang ilang mga force multipliers, samahan ng River Park. Kasama din dito ang ilang mga artists na How Great Thou Art, at dumating din ang OIC na si Police Colonel Celerino Sacro Jr. na kanina ay nagbigay nga ng kanyang mensahe. Ayon sa kanya, nang siya ay naghayag ng kanyang mensahe, ay natutuwa siya dahil inaayos nga ang mga bahay dito sa Ugong at iba't ibang mga parte ng barangay. Maging ang paligid, ayon sa COP, ay ito ay pagpapakita ng bayanihan ng bawat mga samahan. At ngayon ay kasama nga natin siya upang makapanayam at mahingan nga ng mensahe. Magandang araw po. Yeah. Kanina po, ikinatutuan, sabi niya sa mensahe, ikinatutuan niya mga po itong ganitong klaseng programa na nagtutulungan ang iba't ibang dimension. Opo, kasi ito'y isang tunay na simbolo na buhay yung bayanihan na culture po natin. No? At sa pamamagitan nito, ay binabago natin ang mukha ng isang komunidad sa isang magulo tungo sa isang mapayapa, maayos, at maunlad na mamamayan. Naway itong programa nila Ma'am Venus Raj ay magiging isang inspirasyon para sa lahat, para ito'y gayahin, para magkaroon na talaga ng tunay na kasimbayanan, na magkaroon tayo ng isang peace and security community. Ito ay sa pamamagitan din ito, no? Pag binago kasi natin yung mga itsura ng mamamayan, ay kasabay nito ang pagbabago ng nakatira nito. At sabay ng pagbago ng nakatira nito, ay of course, yung mga crime prevention effort natin, yung mga crime prevention incident, ay mga crime incident natin ay bababa, kasi ang nakatira sa isang komunidad na mayroong maayos, mapayapa, malinis na mamamayan ay ito'y isang simbolo ng pagkakaisa, na nawawala nito ang kultura ng masama. Pinapalitan natin ito ng mga kultura ng isang malasakit at pagtututulungan. Thank you so much po. Thank you po. Thank you. At yan nga po si Colonel Celerino Sacro Jr. Siya po ay ang namumuno ngayon sa Pasig City Police. At ayon nga po sa kanya, itong mga ganitong klase ng programa o proyekto kung saan nagtutulungan ang iba't ibang grupo, samahan yung mga interfaith, yung mga advocacy groups, at ilan pang mga NGO upang mapaganda o masaayos nga itong paligid, ay makakaepekto rin sa pananaw o sa karakter ng mga taong nakatira doon sa lugar. At atin din kakapanayamin ang isa sa officer ng samahan ng Riverfront na si Loren Ortigas. At siya ay tubong Ugong. At ayon sa kanya kanina, bago natin siya makakausap, bago tayo mag-live, ay kinatutuwa niya na yung kalang lugar ay inaayos nga ng iba't ibang samahan. Magandang araw sa'yo, Loren. Yes, magandang araw. Magandang araw sa ating mga Pasigueño. Yes, okay. At ito nga po, napakaganda pong proyekto po ito. Ito yung isang nabubuhay uli ang bayanihan. Oo. Ang bayanihan po ay nagsama-sama po ng iba't ibang organization, mga LGO, kaya napakaganda po ng proyekto po nito. At ito nga po, ay dito po ako isinilang at dito po ako pinanak. Kaya mga active po yung mga organization dito. Isa na nga po ang Samahang River Park, na isa na rin po natin pinapakilala at bagong organization. At nakiisa rin po at kasama rin po ang SIPAG kay Madam Venus po. Kaya napakaganda po ng proyektong ginawa nila, dahil po inaayos po yung mga bahay, pinapaganda, at
pinalilinis po ang mga lugar ng River Park. Kaya napakaganda pong proyekto nito na mula kay Madam Venus po sa SeaPark po. Kaya tuloy-tuloy po ito at talagang dami pong mga project na gagawin dito sa River Park. At ito nga po ay magkakaroon po tayo sa this coming December 8, Fiesta Day ng Immaculada Concepcion. And then anniversary ng Hello Pilipinas, Ichika Mo. At ang Isla Batang Pasigueño ay dito rin po nagsimula sa River Park. Kaya ang history po ng Isla Batang Pasigueño ay nagsimula rin po dito sa River Park. Kaya tuloy-tuloy po ang mga proyekto dito. Kaya nakakatuwa po dahil maraming tumutulong, maraming nakikiisa. And behalf of Barangay Kapitana, Liz Santiago po, nakikiisa rin po at mga NGOs dito para sa paglilinis. At kailangan po maging malinis po ang ating paligid. Kasi pag malinis po ang paligid natin po ay, sabi nga ng ating bagong chief po ay, ang katahimikan, kaayusan, at kalinisan po ay pag yan po ay nagsabay-sabay at nagkaisa po lahat po, ay napakaganda po ng ating lugar. At napaka, kumbaga luntian, kung Tagalog natin po. Kaya muli po, inaanyayahan ko po ang mga Pasigueño ay buhayin po natin ang bayanihan. Dahil po ang bayanihan po, hindi lang mula sa ating barangay sa buong Pilipinas po. At mula rin sa ating LGBTQ National ay nakikiisa po sa mga proyektong ito. Thank you so much, Lauren. Thank you. At yan nga po si Lauren Ortigas, Tubong Ugong, at isa siya sa mga officers nung isa sa samahan na kaparte nga ng mga tumutulong dito, ang samahan ng River Park. At maliban sa paglilinis, pagliligpit ng mga kalat, ay may mga bahagi dito sa may tabing ilog na pipinturahan at papagandahin sa pamamagitan ng isang grupo ng mga artist. So lalagyan nila ito ng design at talagang papagandahin nila. Titingnan lang natin kung makakausap natin si Marian, na isa nga po sa mga artist. Ngayon naghahanda sila. Nakikita natin may mga pintura dito sa paligid. Magandang araw. Hi! Good morning po. Good morning. Tama ba yung name? How Great Thou Art? Yes, How Great Thou Heart with a capital H-E. Yan, heart. Dito is papagandahin yung paligid through your paintings, tama? Yes po, through murals dun sa ating mga kabahayan. And then why are you using your talent, no, para mapaganda lang dito? Actually, kasi meron din kaming initiative na tinatawag namin na hashtag art that brings hope. So naniniwala kami that using your heart and your art, kasi heart kasi with a capital H-E. So because he comes before our art, so we use our arts to syempre give glory to God and also to connect sa mga tao, lalo na yun nga yung pag ini-improve natin yung physical na body, yung nakikita nila nakaka-epekto po siya sa kaisipan ng mga tao, mas na-encourage sila, lalo na 'di ba nung nagkaroon ng pandemya na nasa bahay lang sila, and bumababa rin yung mga crime rates, ganyan. It's just so great to see na parang the artists, yung kanilang talent, they use it to also help. Yes. This is voluntary. Yes po. Okay. Fully volunteer. Thank you po. At yan nga si Marian, isa sa mga artists na kasama dito sa tinatawag na grupo na, ulitin natin yung pangalan, How Great Thou Heart. Ayan nga. At ito ay pamamaraan nila na makatulong sa pag-aayos dito sa Barangay Ugong. Lalapitan lang natin yung parte dito sa may, kung nakikita nyo, may mga nakakasalubong tayo na may mga dala na mga sanga ng puno na ilan sa mga nakukuha nila dun sa bahagi dito sa may tabing ilog na nililinis nila. Muli, ito ay ang cleanup drive na isinasagawa dito sa riverfront sa Barangay Ugong. At napakarami ng mga volunteers na pumunta dito mula sa iba't ibang mga NGO, sa iba't ibang mga samahan. Nandyan ang MCOPS, nandyan ang PARTS, nandyan din ang tinatawag na CACG. Nandito rin po si Venus Ra ng SeaPark Community, maging ang CCF ay parte rin po ng pagtutulungan na ito.
Atin din pong nakuha ang impormasyon na maging ang RSAP ay nandito rin po at bahagi ng mga grupo na voluntaryong tumutulong sa paglilinis at pagpapaganda dito sa Barangay Ugong. Itong linggong ito, hindi lamang ito ang ating naihatid na balita na pag-aayos o paglilinis dito sa lungsod ng Pasig. Iba't ibang pamamaraan upang masigurado na maayos nga ang kapaligiran na voluntaryong isinasagawa ng mga Pasigenyo. Ang ilan naman po sa kanya ay mula sa mga NGO. Ito po ay bahagi din ng mga advocacy programs na sinasagawa ng Pasig City Police. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na inayos o nilinis itong bahaging ito ng riverfront. Sa katunayan, itong mga nakalipas na buwan ay nagamit na rin itong lugar na ito para sa bazaar at sa isang event dahil nga naiayos na. Ngunit patuloy pa rin itong at para rin mapanatili nga ang kalinisan at kaayusan maging doon sa may ibaba, doon sa tabing ilog na mismo, ay nagkaroon pa ng pagkakataon na magsagawa ng tree planting ang Pasig PNP kasama din ang ilan pang advocacy support groups. Ayon sa ating nakuhang detalye, itong kanilang cleanup drive ay aabot hanggang mamayang hapon dahil nga papagandahin talaga ito. At susubukan natin kung maihahatid natin dito sa iNews Pasig kung maipakita natin yung magiging resulta kapag naayos na. Mula dito sa Barangay Ugong, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.